Guys, tumawag na ako sa mudira namin na hindi ako papasok. Wala daw problema sa kanya, naintindihan niya ako kasi masama. Hi guys, welcome sa aking another vlog. It's me again. Mga Yappy Vlogs, nakita niya yan doon yung may unan at saka po dyan ako nakahiga kasi hindi ko inano yung aircon dito sa dining area namin, pinatay ko kasi dito kami napahilot sa kasama ko. Napahilot kasi ako kasi masama ang pakiramdam ko ilang araw na. Ganito ako pag mga ganito na nga month, once a year ako nagkakasakit bago ako mag-birthday kasi next month birthday ko na. Hindi ko pa sure. Kailangan talagang maghanda ako kasi pag hindi ako naghanda, nagkasakit ako. Ganun yun. Every year ako, kailangan may handa. Hindi man bunga, minsan may hindi bunga. Kung may budget, ayan. Ngayon pala guys, aalis ako, pupunta ko dyan sa kabila, sa kabilang plot. Kasi ibigay ko yung susi sa school. Kasi yung susi sa buong school na sa job site ko, gi ano kasi sa akin ng mudera, yung gi-trust kasi niya sa akin, kaya ngayon medyo stress din ako kasi sana pag dumating ang driver doon, yung driver namin sa sasakyan, nandoon na yung haris or yung security na taga bukas ng pinto kasi pag wala pa, tapos may mga ablam or mga teacher ko doon or yung mga nagtatrabaho sa mga office, kung hindi pa bukas, nag-iisip ako paano sila makapasok kasi ang susi nasa akin, tapos masama pa ang pakiramdam ko, hindi ako papasok ngayon, bukas papasok ako sa school, kaya ayan, ibigay ko na kasi mag 2 PM na rito ng hapon, tapos darating ang sasakyan mga 2:15, kaya ibibigay ko na, balikan ko lang kayo guys, yatid ko lang ito, ibigay ko sa kasama ko na papasok ngayon sa school, kaya yan. Tsaka ano na din siguro guys, dala-dala na din to sa puyat kasi nung isang, kailan ba yun, ay nung Saturday, yung Friday pala ng gabi, wala akong tulog, magdamag ako, nagpuyat talaga ako, tapos namalansya ako ng 2 weeks kung plancha yung tinapos ko talaga, tapos wala akong tulog, nagdamag akong namalansya, kaya yan din siguro, sumasama din ang pakiramdam ko, saka kahapon biglang sumakit ang ulo ko hanggang pag-uwi ko ng part time, pagpunta ko doon, pagdating ko sa bahay ng madam ko, parang masama na din ang pakiramdam ko, naramdaman ko na masama na pakiramdam ko, tapos pauwi na ako dito sa bahay, mag-out na ako doon sa bahay ng madam ko, sumakit na ang ulo ko hanggang pagdating dito sa bahay, tapos pagdating dito sa bahay, dali-dali akong kumain ng lunch, kasi dahil din siguro hindi ako kumain ng morning ng kanin, tapos dami akong ginagawa, tapos nainitan pa ako sa labas kasi naglinis ako doon, nagmuya ako sa labas, yung muya guys na tinatawag, kasi ang tawag dito sa Arabic, yung naglilinis ka sa labas, sa parking area ng sasakyan doon sa madam ko, tawag kasi gilad to muya, yung binubuhusan mo siya ng tubing or nilinisan mo na gamit ang hose, muya kasi ang tawag dito sa Saudi, sa Arabic. Tapos, ayun, tapos mainit-init kapon sa labas siguro, tapos wala akong kain na kanin, pizza lang kinain ko, tapos nagkopi lang ako, kaya yan, sumakit ang ulo ko. Tapos, Mapi sugar? Wala, Mapi. Hindi. Taban. Taban. Yung kasama ko sa kabilang plot yun, galing nag-duty ng clinic. Sabi niya, hindi mo ako papasok. Sabi ko, hindi, kasi masama pakiramdam ko. Tapos, ayun, tapos pag-uwi ko hanggang nag-duty ako sa school, masakit pa rin ang ulo ko, pinilit ko pa rin magtrabaho at maglinis sa mga opisina doon ng mga madam ko, mga Saudiya. Tapos wala akong upo-upo kasi mag-isa na lang ako, mahirap kasi pag mag-isa lang sa akin lahat. Tapos magtawag-tawag pa doon, napunta sa security guard building kasi may kunin akong mga files na galing sa mga estudyante or galing sa mga madam, ganyan. Tapos siguro dala-dala na din siguro ang sama ng pakiramdam ko ngayon, dala-dala na din sa mga pagod dahil dalawa ang trabaho ko sa bahay at saka sa school, puro linis-linis ang trabaho ko, full-time at saka part-time, kaya iyan, masama ang pakiramdam ko ngayon. Pero minsan din ganyan talaga ako, minsan once a year nagkakasakit ako muna bago ako mag-birthday, kaya iyan, siguro mag-indomie na lang siguro ako guys, kaya
mamaya-maya din, mga 2:15, tawagan ko yung driver namin kasi baka makalimutan sa kasama ko, kasi yung kasama ko minsan makalimutin yun kasi may edad na. Kinakabahan ako sa susi, baka hindi mabigay sa driver namin, tapos paano na yun, baka mapagalitan ako ng modera ko. Sana nga hindi tatawag, pero sure ko tatawag yung modera namin sa akin siguro mamaya, kasi bakit hindi ako pumasok. Kaya ayan, i-update ko na lang kayo kung tatawag ang modera ko sa akin, bakit hindi ako pumasok. Kasi walang maglinis doon. Hirap naman patayin ko ang sarili ko. Ganyan ako. Pag may naramdaman ako, hindi ko iniisip ang katsalari ng sahod ko, hindi ko iniisip ang sahod ko. Ang mahalaga, makapahinga ang sarili ko at hindi lumalala ang sakit ko. Kasi pag lumalala ang sakit natin, di ba, tayo din naman mahirapan, gagastos tayo ng malaki, papuntang hospital. Kaya hindi ko iniisip kung may katsalari ako sa sahod ko o wala. Basta gusto ko magpahinga, pahinga talaga ako. Mag-absent talaga ako sa trabaho, guys. Ganun ako. Kaya yan, i-update ko kayo kung ano pang mga gagawin ko. Marami na nga naghahanap sa akin ng paninda. Yung na, marami rin nakakamiss sa mga niluto ko. Tapos tawa pa ako kasi may tatlo akong kasama dito. Hinahanap nila na ang spaghetti at siopa ko. Sabi ko magluluto ako bukas, tapos bukas hindi pa ako nakaluto kasi nga napagod ako sa dalawa kong trabaho. Pagod ako mag full time sa school, tapos mag part time pa sa bahay. Tapos pagdating sa bahay, hindi na ako nakaluto. Hinahanap na nila ang mga paninda ko. Sana okay na ako para makaluto na ako ng siopa at spaghetti na order nila, guys. Kaya yan, balikan ko kayo, magluto siguro ako ng indomie. Yun na lang siguro ang lulutuin ko. Haluan ko siya ng sibuyas daw. Okay, tawagan ko na yung driver ko. Ginagamit ko kasi yung my SIM card na pwede akong tawagan kahit kanino or kahit sino. Ito yung walang kamera. Kasi pag may kamera, ang cellphone ko na ginagamit ko lagi nahulog. Kasi nadala na ko yung cellphone ko dati, nasira, nahulog. Kaya ito na ginagamit ko na walang kamera. Ayan, i-miscall ko lang ang driver. May load ako pero gusto ko siya. Tatawag, di ba? Kuripot na kuripot. Tanong ko siya kung nakuha na ba ang sosya. Ayan. Yan, tinawagan ko yung driver namin. I-miscall ko lang siya. Para siya lang ang magtawag. Kung nagsundo na ba siya. Ayan, hintayin ko ang tawag kung nagsundo na ba siya sa mga kasama ko. Ayan, tumawag na siya. Hello, assalamualaikum. Okay, pali. Kalas iji tahan? Kalas silmuk ta? Ah, nama pinasitayin. Badin muskila kulu ada madrasa mapi iji abla. Sabi niya, hindi pa daw niya nakuha ang susi. Baka kasundo lang yan. Baka kasundo lang. Mamaya tawagan ko naman siya ulit kung nabigay niya niya ang susi. Kasi nag-worry din ako. Kasi kasi minsan doon sa school, darating na ang mga teacher or yung nagtatrabaho sa mga office staff. Mga 2:40 o 2:50, nandiyan na sila. Tapos sinong magbubuka sa kanila kung walang haris. Kaya nag-aalala ako ngayon ba na nag-alala ako dahil sa walang magbubukas kung wala pang security guard nila doon dumating. Kasi minsan dumarating ang security guard namin, alas 3 na lang nga po. Kaya nag-isip din ako. Kaya ayan, i-update ko kayo mamaya kung anong reaction ni Modera. Kung tatawag ba Modera ko, bakit hindi ako pumasok. Kaya ayan. Ayan yung adobong manok na niluto ko, guys. Ayan. Natutulog siya, oil na lang. Tumigas yung sauce niya. Pero parang wala akong ganang kumain ng kanin. Hindi ko alam kung kakain ba ako ng kanin. Siguro magluto ako ng indomie tapos iinom ako ng gamot. Kakain muna ako ng saging.
tumawag na ako sa mudira namin na hindi ako papasok. Wala daw problema sa kanya, naintindihan niya ako kasi masamang pakiramdam ko. Ayan, dito ako nakahiga. Kaya, ayun, gusto ko kumain ng indomie kaso sinilip ko yung kasama ko. Sinilip ko yung karumit ko, tulog si Ate Jo. Kaya nahiya akong ano sa kwarto kasi yung indomie nasa ilalim ng bed ko. Doon ko nilagay kasama sa storage ko. Kasama sa storage box ko. Kasi yung mga storage box ko ng mga pagkain, doon ko siya nilagay sa ilalim ng bed kasi pwede kasi siya lagyan ng pagkain doon sa ilalim ng bed. Yung mga ano, nahiya akong magkalkal doon kasi baka magising kawawa naman. Kasi panggabi pa naman yun. Kasi hindi pa naman sila masyadong nakatulog ng maayos kasi sa upuan lang yan sila nakakatulog kasi nga bawal. Kaya hintayin ko na lang magising siya. Tama-tama, siguro maluto na yung nilaga kong itlog. Naglaga ako ng itlog. Tapos mag-indomie ako, ihalo kong nilaga itlog sa indomie. Kaya yan. Kaya end ko na tong vlog ko, guys. See you my next vlog na lang. Kasi ang sama-sama pa ng pakiramdam ko. Ayan. Kaya magpaalam na ako sa inyo, guys. See you my next vlog. Thank you for watching. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe, like, share, and comment my video. Kaya see you my next vlog. Mm-hmm.